A very long time ago, in the Iragard world, there were four dominant races. Engaging in endless conflicts, Magna the Wizard cast the forbidden spell of resurrection, the Lord of Destruction, Morgoth, to be reborn. The gate connecting the world of Iragard and the Hell has been opened. Unite and save Iragard by the power of dragon warriors. Choose your race. Collect and enhance your dragon. Save your homeland. Lead your dragon to the glorious victory. Collect rewards. And play to earn. So guys, for today's video is pag-usapan nga po natin ngayon, ito nga pong panibagong NFT game or play to earn, which is ito nga pong si Dragon War. Ilalagay ko nga po yung link na to dyan nga po sa ating description box. And dito guys, is coming soon pa nga po yan. So the best turn-based strategy game on the fastest blockchain. Bali ngayon guys, isusubukan nga po natin yung kanilang testnet. Pero bago nga po yan, ito nga po pala yung kanilang mga heroes dito. So as of now, is ito pa nga lang po yung naka-feature, ito pong apat na heroes na ito. Which is merong human, elf, dark elf, and orc. So dito guys, ito nga po yung mga descriptions nila. And next is yung mga dragons. So there are thousands variations of dragons which came from the perfect combination of 5 dragon classes and 5 elements and 6 body parts. So dito guys, ito nga po yung kanilang tanker, chest, claws, horn, tail, eyes, aura. So ito nga pong 6 na to is yan po yung kanilang 6 body parts. And next guys, meron din nga po silang warrior and dito support and mage. So yan nga pong 4 na yan yung iba-ibang klase. And next case is ito na nga pong features nila, so challenge to earn. So first, winning battle PVE. Second, complete missions. Third, top ranking of session PVE and PVP. So medyo malaki nga po yung kitaan dito sa kanilang PVP. At pang fourth, sell rarity enhanced NFTs on marketplace. So dito sa marketplace is dyan nga po tayo pwedeng mag-buy and sell ng mga heroes natin dito or items. Then ito guys, pang fifth or yung pinakalast is winning session in boss raid guild war. And dito guys is meron nga po sila mga NFT. So heroes equipment is helmet, armor, sword and shield at marami pa nga po yung iba. Then ngayon is ito na nga po yung kanilang tokenomics. Dyan nga po makikita kung saan nga po ba papunta yung mga supply ng kanilang mga coin dito. So pero as of now guys is wala pa nga po silang chart. So max supply is nasa 1 billion or 1.5 billion nga po yan. Use case is play to earn and events rewards. Then contract address, so ito nga po yung contract address nila, which is SPL or sa Solana nga po yan. I-click nyo nga lang po itong address and also guys click nyo nga lang po yung buy. So ito nga pong buy na ito if ever na gusto nga pong mag-buy ng token nila. Pero please always do your own research dahil meron din nga po yung mga kalakip na mga risk. And dito guys, bali ito na nga po yung itsura ng kanilang swap. So pwede nga po kayong mag-swap dito ng mga tokens ninyo. And next guys, ito na nga po yung kanilang Solana or use case. So dalawa nga po yan. Then dito guys, makikita nyo nga po, ito po yung draw token. And yung pangalawa is yung era token. So dalawa nga po yung klase ng token nila at magkaiba nga po sila ng mga contract address. So yun nga guys, bali i-visit nyo nga lang po dito if ever na gusto nga po mag-trade or magpa-swap. And proceed na nga po tayo dito sa kanilang roadmap. Basically guys, dito nga po sa kanilang roadmap, bali ito pa nga lang po yung mga part na in progress or nagagawa na nga po nila. Yung may mga check. Then dito guys is mga coming soon pa nga lang po yan or yung gagawin nila in the future. And dito makikita nyo nga po yung kanilang mga backers and partners. As you can see, medyo marami nga po yung mga partners nila dito at isa nga po yan sa isang advantage ng gameplay or NFT. Marami nga po kayong mga backers and partners. And dito guys is yung kanilang advisors.
So katulad na nga lang po na itong si Ayan Chan, 28 years at tech solution nga po yan. So ito nga po yung mga background nila. And next is yung kanilang mga team. So ito guys, medyo familiar nga po ako dito sa mga Nguyen. So marami nga po pala mga teams or advisors na mga Nguyen nga po yan. So dito guys, paki-explore na nga lang po yan. So next nga lang po ito para pa nga po sa iba nilang mga team dito. Bali sila nga po pala yung mga nagpapatakbo or yung may hawak dito nga po sa gameplay nila. At ito na nga po yung kanilang white paper. Bali dito na nga po makikita lahat ng mga important information regarding nga po sa isang game. So yun nga guys, yung team nila, advisors, partners, inventors. So napakita ko na nga po yan sa inyo kanina at ipapakita ko nga po sa inyo ngayon is yung mga wala nga po dun sa website nila. So katulad na nga lang po nito yung kanilang game progress. And next guys is yung kanilang mga NFT. Then dito is meron din nga po sila mga dragons. So element advantage, dragon elements, dragon's rarity, and so on. And dito guys, makikita nyo nga po, so katulad ng alam po nito, fire strong against wood, wood strong against earth. Mga rarity nila, so paki-explore na nga lang po ito. At ngayon is pumunta naman po tayo dito sa kanilang game mode. Bali sa kanilang game mode guys, is meron nga po sila ditong story mode. Mode is the first PVE mode in the Dragon War. And dito guys is yung kanilang world map. So also meron din nga po sila dito mga arena, PvP. So sa kanilang PvP is coming soon pa nga lang po yan. So mas malaki nga po yung kitaan dito sa PvP nila. And also guys, meron din nga po silang reward system. So pwede nga po kayo makakuha ng mga rewards dito. Para naman po dito sa kanilang open test, ito po yung overview, what could you do, and what's news. And dito guys, mga conditions, as you can see, every participants is wala nga po yung limit or no limit, and each test account can be played only in 7 days. So from the first day of account creation day, then dito guys mga important notice nila or notes and step to join. So paano nga daw po mag-join sa kanilang gameplay? So first guys is kailangan nyo nga po nito, and dito guys pumunta nga po tayo dito sa kanilang how to report bugs in Dragon War. So pagkatapos nga po natin laruin yung gameplay nila at kapag meron kayong mga nakita na mga bugs or yung mga kailangan nyo nga pong gustong ipa-upgrade sa kanila is pwedeng-pwede nyo nga po yung i-report dito. So all you have to do is just visit solfaucet.com, then ito nga po yung tutorial, and dito guys is pwede nyo nga po yung report sa kanila. At ngayon is pumunta na nga po tayo dito sa kanilang Dragon War updates. So as of now guys, is nasa sex listing na nga po sila. So open testnet campaign running now. So as of now is ito na nga po yan. And dito guys sa panghuli or pangalawa is yung kanilang NFT selling in early May. So sa May is dyan na nga po malalaunch yung kanilang gameplay. Dito na nga po tayo sa kanilang pinaka main dashboard. And makikita nyo nga po dito yung kanilang HP sync data. Then dito guys yung ating hero is Alf nga po yan. And also meron nga po silang shop, inventory, dragon, hero, mission, and event. So ito na nga po yung kanilang version 2.0. And also guys, kapag meron nga po kayong mga nakita dito ng mga bug or mga problem, is report nyo nga lang po yan dito or mag-send nga lang po kayo ng feedback. And yun nga guys, ito na nga po pala yung ibang functions nila. So ngayon is pumunta nga muna po tayo dito nga po sa kanilang shop. And dito sa kanilang shop is makikita nyo nga po yung kanilang Genesis chest. So yun nga guys, yung price nga po nito is nasa mga 2,000 row. So ordered na nga po yan. And this chest is an NFT and can be traded. So pwede nyo nga po dong i-trade ito nga pong Genesis chest nila. And also guys, meron din nga po sila ditong mga hero or marketplace. Bali sa marketplace guys is dyan nga po tayo pwedeng mag-buy and sell ng ating mga NFT. So yun nga guys, bali ito nga po yung mga dragons nila at ito nga po yung halaga kung magkano nga po ba ito. So yun nga guys, meron nga pong 249 draw. So puro 1 star pa nga po yan. And next is pumunta naman po tayo dito nga po sa kanilang skills. So like group healing or healing, then magic shot, magic cut, frozen
Falling, and dito guys, smart ups lang Rock, Castle, Stone Wave, Upgrade Booster, and Magic Armor. Na-express naman po tayo dito sa kanilang chest. As of now guys, isa sa pangalan po yung available nila na chest dito at nagkakahalaga nga po ito ng 2,100. So yan nga po yung mga elements nila, then yung mga class, and dito guys yung rarity, price range draw, at ngayon guys, bumalik naman po tayo dito sa kanilang pinaka main game. And ngayon, isi-click nga lang po natin itong dragon. So dito guys, makikita nyo nga po na ito po yung kanilang tanker at yung statistic ng kanilang hero. So yan nga guys, make sure na always check yung ability ng hero ninyo. Katulad na nga lang po natong mga health nila, attack, defense, speed, critical, dodge. Dahil dyan nyo nga po makikita kung gaano nga po ba kalakas yung inyong mga heroes dito. Also, pwede rin nga po kayong mag-upgrade, pero coming soon pa nga po yan. Then dito guys, iba-iba nga po yung mga hero ninyo. So katulad na nga lang po ng Zaras, Veros, Ulifree. Then dito guys, yung Zaras nila. And ngayon, isi-back na nga po natin ito. So meron po silang mission and event. I-click nga muna po natin itong campaign nila. And dito nga guys, Voidland pangalan po yung available. So coming soon pa nga po yung iba dito. At ngayon guys, pumili nga lang po tayo. Stop nyo nga lang po yan or pumili nga lang po kayo ng isa dito. At makikita nyo nga po dito yung level 1 to level 3. So yun nga guys, papunta nga po dun sa pinaka boss or monster nga po nila or master. And next guys, ito na nga po yung mga chapter reward. So dito guys is chapter 1 to level 1 pa nga po yun, chapter 1 and level 3. So dito i-click nyo nga lang po itong prepare. And bali, pipili nga lang po kayo ng mga heroes. So katulad na nga lang po niyan guys, is meron na nga pong 5 dito. So only 5 dragons can be assigned into information. So ito nga po pala yung ating makakalaban. And i-click na nga po natin ito. Bali ngayon guys, is palitan nga lang po natin itong hero na ito. At ito nga po yung ating ipalit dyan. So yun nga guys, tap nyo nga lang po itong plus sign. At kapag nakita nyo nga po dito na 5 over 5 na nga po yan, isi-click nyo na nga po yung 5. So dito is loading na nga po siya at ito na nga po yung magiging itsura ng kanilang gameplay. So dito guys, is wala na nga po kayong ibang pipindutin kung hindi pumili nga lang po kayo ng hero. At as of now is nasa stage 10 na nga po tayo. So yun nga guys, nanalo nga po tayo kagad dito. So ngayon, proceed na nga po tayo sa next level. Dahil bago pa nga lang po yung gameplay nila, is basic pa nga lang po siya or easy. At habang patagal na patagal, is pahirap din nga po ng pahirap. So dito, proceed na nga po tayo sa level 2. And click nga lang po natin ulit itong 5. So ito nga po pala yung ating mga NFT dito nga po sa left side. At ito nga po yung ating kalaban. So as you can see guys, umatake nga po yung ating game or yung ating NFT. So ito na nga po yung mga nakuha natin dito na mga rewards. So sobrang basic nga lang po siya. At ngayon guys, subukan nga po natin dito kagad sa level 10. At i-click nyo nga lang po itong prepare. So bali ngayon is tatlo nga po yung ating makakalaban. Fight. So yun nga guys, a-atake nga po dito yung ating NFT. At dito guys, isa-atake rin nga po yung mga hero ng ating kalaban. As of now, is computer pangalan po yung ating kalaban dito dahil testnet pangalan po yan. Pero once na ma-launch na nga po ito ngayong May, is ganitong-ganito nga po yung magiging itsura nito. So yan nga lang po pala yung ating review regarding nga po dito sa kanilang gameplay. So pwede naman po kayong pumili dyan ng mga NFTs ninyo. Pero dito guys, is pwede nga po kayo mag-buy ng NFT nila. Pero please do your own research nga po. At meron nga po sila ditong minigame, Happy Hashtag with Dragon War. So dito guys, is mag-hashtag ka nga lang po dito ng kanilang mga hashtag like Bug Hunter Play to Earn Dragon War Game 5 Web3 Project and Opentest. So ito nga po pala yung mga requirements para nga po kayo manalo dito. At meron kayong makukuha na 5 mystery boxes. So starting nga po yung April 11. So yun nga guys, bali ito nga lang po pala yung ating review regarding nga po dito sa kanilang NFT. So hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa panonood ninyo. Bye bye!